pwede mo na nga bang basagin ang mismong well ng kalaban? Dahil nakikita na ang HP nito. Paano nga ba ginagawa ang long range ultimate dito kay Eve? At sino nga ba ang may pinakamabilis mag-travel na skill sa MLBB? Ito ang mga bagay na sinubukan natin, out of curiosity. So yun dito, sinubukan ko nga gumamit ng arrival sa ultimate ni Eve para safe ang pwesto ko kapag nag-ultimate. At gumana nga, pero kailangan fast hands ka. Pagkakast mo ng ultimate, mapindot mo agad ang arrival. At hanggat maaari, huwag nyo itong gagayahin sa totoong game kasi hindi worth it. Mahirap kasing gawin. Posibleng minsan hindi mo magawa, lalo na kapag nagmamadali ka na at nasa gitna ng laban. Tinaray ko ditong ilayo yung aking arrival sa aking ultimate. At ito ang nangyari. Naka-arrival ako sa malayo pero hindi ko na mapindot ang aking ultimate. Nagbug na. So huwag nyo itong gayahin guys, sinubukan lang natin. Dito naman try nating basagin ang mismong well ng kalaban. So yan dito, binasag ko muna ang mga tore. So take note guys ha, ang HP ng tore dito sa base ng kalaban ay 7,900. Pero kapag pumunta ka sa well, makikita mo na kung ilan ang HP ng mismong well nila. So ayun, alisin muna natin yung zilong at ayun, makikita nyo na 40,000 ang HP ng well ng kalaban. Ngayon lang yan nagkaganyan guys. Sa palagay nyo, bakit kaya naglagay ng HP si Moontoon dito sa well? Posible ba na talagang maatake ito? Sa bagay na ito, kailangan kong magpatulong sa inyo. Sa palagay nyo, sino kaya ang kayang makadamage dito sa well ng kalaban? Kasi sinubukan ko na rin yung mga iba't ibang hero pero hindi gumana. Sinubukan ko dito si Hanzo, pero wala, hindi talaga madamage yan yung well. Sinubukan ko rin si Kimi, talagang inatake ko ang bawat sulok ng well, pero hindi ito nakakatanggap ng damage. Kahit yung ultimate ni Bane ay hindi rin nakakadamage dito sa base ng kalaban. Moontoon, bakit ba kayo naglagay ng HP dito? So dito naman naalamin natin kung sinong hero ang may pinakamabilis na skill na pwedeng gamitin para sa pagta-travel. So unang pinaglaban namin dito si Hayabusa at si Karina. So kailangan tamang-tama ang aming timing dito. Kaya nakailang ulit kami. Pero ito ang naging resulta. So yan, inislowmo na natin para makita nyo na legit talaga. Nauna pa nga yung Karina ang umalis dyan. Pero ang bilis talaga ni Hayabusa. Kaya ang nanalo ay si Haya. Mas mabilis siya kay Karina. Ilaban naman natin siya ngayon kay Lilia. So ayan, nauna na rin yung Hayabusa dyan, pumindot ng second skill, pero ito ang nangyari. Napakabilis ni Lilia, men. Tignan nyo naman kung gaano kabilis, oh. So mas mabilis si Lilia. Ngayon naman, ilaban natin si Lilia kay Claude. At ito ang nangyari. Nauna si Claude, kasi grabe blink lang ba naman ang kanyang second skill. Bale, ang pinakamabilis talaga mag-travel gamit ang skill ay si Claude at si Harley dahil blink lang ang kanilang mga skill at pwede base to base. And last but not the least, alam mo ba na pwede mong palayuin ang iyong second skill dito kay Hayabusa? Tignan nyo kung gaano kalayo. Ayun oh, napunta ako dun kahit hindi ko naman dun nilagay ang aking shadow. Ayan, ulitin natin, tignan nyo. O diba ang layo ng napuntahan ko? Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang iyong shadow sa loob ng isang bato. Patamain mo lang ito sa bato. Tapos kapag ikaw ay nag-recall, tapos kinlik ang second skill, mas lalayo ang iyong second skill. Pero yun nga, hindi rin worth it itong gawin sa totoong game. Pwede mo itong gawin for fun, pero wag sa RG. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.